By the time na matapos mo na lahat ng videos dito sa free video training series na to, by the time na matapos mo itong free training na ibibigay ko sa iyo, alam mo na lahat ng kailangan mong malaman at alam mo na lahat ng kailangan mong gawin para magkaroon ng successful na internet business, para magkaroon ng business na kumikita ng malaking income sa internet. So i-apply mo lahat ng mga strategy na ituturo ko sa iyo, i-apply mo lahat ng mga methods at gamitin mo yung mga tools na ipapakita ko sa iyo para makuha mo yung financial abundance, yung time freedom na deserve mo. Hi, this is Edward Del Formina and welcome dito sa brand new free video training series na ito. Kung gusto mong malaman yung sagot sa tanong na paano ba talaga kumikita ng malaking income ang mga online business? O kaya naman, kung ang goal mo ay kumita ng at least 1 million pesos income sa business mo this year, then gusto ko itang imbitahin na panoorin mo lahat ng videos dito sa libreng video training series na ito. Dahil pag ginawa mo yun, malalaman mo na lahat ng kailangan mong malaman para magkaroon ng successful na internet business. Dahil ipapakita ko sa iyo lahat, no? Yung mga exact strategy, exact methods, even yung exact tools na magagamit mo to start making money on the internet. At itong mga strategy na to, itong mga tools na to, ito rin yung ginagamit ko personally sa business ko para kumita ng millions of income every year. Okay? And pangalawa, ipapakita ko rin sa iyo yung bagong reward plan na posibleng makatulong sa iyo para kitain mo yung iyong first 200,000 pesos income and then yung iyong first 2 million income. Ang pangalan nitong brand new reward plan na to ay Matching Million Bonus. So panoorin mo yung mga videos dito sa serya na to, yun yung mga malalaman. At gusto ko lang din pala magbigay ng konting disclaimer, no, para doon sa mga ibang nanonood ng video na to na baka iniisip na totoo ba talagang may mga kumikita ng ganyang kalaki sa internet, yung mga medyo skeptical. Itong free video training series na to ay para lang doon sa mga tao na willing talagang matuto, willing talagang gumawa ng action. Dahil hindi kita pangangakuan dito na panoorin mo lang yung video, tapos kikita ka nung wala kang gagawin. Walang ganun, no? Dahil mga real business method, real business strategy na kailangan aralin, sundin at gawin ang mga pag-uusapan natin dito. Okay, so kung masasabi mo ngayon na yes, willing talaga akong matuto, yes, willing talaga akong gumawa ng aksyon, then tara, sumama ka sa akin. Ngayon, papunta tayo dun sa team building house namin. No? At dun ko ituturo sa iyo yung mga strategy, pati yung mga tools na gagamitin mo to make lots of money on the internet. And promise, no, magandang lugar yung pupuntahan natin. Let's go! No? 6 years ago, nung first time ako ma-introduce sa ganitong klase ng business, isa lang pangarap ko. Mabigyan ng magandang buhay, magandang lifestyle yung pamilya ko. Na ma-provide sa kanila yung pinaka-best na lifestyle na kaya ko ma-provide. And sinubukan ko lahat. Sinubukan ko mag-direct selling, yung benta-benta sa mga kapitbahay, network marketing o yung invite-invite sa seminar, online marketing, affiliate marketing. Pero, unfortunately, nag-fail ako. Hindi ako kumita, hindi sumali mga in-invite ko, naubos yung mga naipon ko sa bangko, and dumating sa point na kailangan ko nang ibenta yung mga gamit ko dahil wala na talaga kami panggastos. And buti na lang, just recent years ago, nakakilala ko ng mga tamang tao sa internet. Itong mga tamang tao na to, sila yung nagsilbing mentors para sa akin. Ang ginawa ko, sinundan ko at ginawa ko yung mga payo, yung mga turo nitong mga mentors na to. Okay? At inabsorb ko lahat ng mga knowledge na meron sila. At
doon ko nalaman, doon ko nadiskubre na meron palang mga tamang strategy, meron palang mga tamang methods, meron palang mga tamang tools na ginagamit itong mga very successful na internet marketers na to. Okay, and walang exception. Lahat ng mga successful marketers, online entrepreneurs, ginagamit itong mga strategy, mga methods at tools na to, no? And ang intention ko dito sa free video training series na papanoorin mo ay ituro at ipasa sa iyo yung mga knowledge na na-absorb ko, yung mga knowledge na natutunan ko. Na para ikaw mismo kahit nag-fail ka na dati, o kung hindi mo pa nasubukan mag-set up ng ganitong klase ng business, o kung na-reject ka na ng mga prospect mo, o kaya naman kung may problem ka sa yung finances, no? By the time na matapos mo na lahat ng videos dito sa free video training series na to, by the time na matapos mo itong free training na ibibigay ko sa iyo, no? Alam mo na lahat ng kailangan mong malaman at alam mo na lahat ng kailangan mong gawin para magkaroon ng successful na internet business, para magkaroon ng business na kumikita ng malaking income sa internet. And most importantly, no, ma-experience mo yung lifestyle na gusto mo. Yung lifestyle na gusto mo para sa sarili mo at yung lifestyle na gusto mo para sa pamilya mo. So, i-apply mo lahat ng mga strategy na ituturo ko sa'yo. I-apply mo lahat ng mga methods at gamitin mo yung mga tools na ipapakita ko sa'yo para makuha mo yung financial abundance, yung time freedom na deserve mo. Okay, so andito na tayo sa ating team building house. Pasok na tayo. Let's go! Nasa loob din nga pala yung mga top internet marketers at top leaders ng ating community. Makikilala mo din sila sa loob. Tara, pasok. Tuloy ka. Hello, guys. Hi. Ah, pala. Meron tayong bisita. Ayun. Liga, liga. Pasok. Pasok. Tara. Tabi tayo dito. So, ready ka na ba? Dito tayo sa whiteboard. Tayo sa whiteboard, dito natin gagawin yung training. And by the way, pwede kang kumuha ng ball pen tsaka papel para makapag-take down. Para maging very clear sa'yo at para mas madali mong maunawaan yung mga pag-uusapan natin, bibigyan muna kita ng maiksing overview. No? Dito sa overview, pag-uusapan natin yung 5 steps na kailangan mo para magkaroon ng very successful na internet business na kumikita ng malaking income sa internet. Okay? And maganda rin na makita mo to para alam mo kung ano yung i-expect mo once na pinanood mo na lahat ng videos na kasama dito sa free video training serie na to. Alright? And dito sa overview natin, gagamit tayo ng analogy. Okay? Gagamit tayo ng analogy para talagang maging simple lang. No? Dahil internet business, hindi yan kailangan maging komplikado. Mas maganda kung simple lang. Dahil pag simple lang, no, mas madali mo siyang mauunawaan. Pag mas madali mo siyang naunawaan, mas madali mo siyang masusundan. Pag mas madali mo siyang nasundan, mas madali mo siyang magagawa. Alright? So, ano yung analogy na gagamitin natin? Ang analogy na gagamitin natin dito sa overview ay yung pagpapatayo ng bahay. Parang ganitong bahay. No? Because building an internet business is like building a house. Tanungin kita, ano bang kailangan mo? Anong una bang kailangan mong gawin pag gusto mo magpatayo ng bahay? Unang-unang kailangan mo ay vision. Kailangan very clear sa'yo at malinaw sa'yo kung ano yung itsura ng bahay na gusto mong ipatayo. Gusto mo ba may second floor? No, gusto mo ba gawa sa kahoy? Gusto mo ba gawa sa konkreto? Gusto mo ba moderno? No? Ganon din sa business mo. Kailangan na be-visualize mo at very clear sa'yo kung ano yung income na gusto mong kitain every month. Gusto mo bang kumita ng 20,000 per month? 50,000 per month? 100,000 per month? O gusto mong kitain yung iyong first million sa business mo? And most importantly, bukod dun sa exact amount, no, mas importante kung ano yung maitutulong sa'yo ng mga pera na yun. Kapag kinita mo na yung income na yun, ano yung maitutulong nun sa'yo? No? Masisecure mo ba yung future ng pamilya mo? Makakapag-quit ka na ba sa trabaho mo? Magkakaroon ka ba ng time freedom? No, it's very important, the vision. So kung may vision ka na, no, ang next step ay master plan. No?
Master plan. Kapag magpapatayo ka ng bahay, kailangan mo ng master plan o ng blueprint na susundan. And napaka-importante na meron kang blueprint na susundan. Dahil imaginein mo to, ha. Imagine nagpatayo ka ng bahay na wala kang sinundan na blueprint, tas una mong ginawa yung bubong. No, imaginein mo yun, no? Ano mangyayari? Papalpak. So, ganun din sa business natin. Kailangan natin ng specific master plan na susundin at gagawin. And most entrepreneurs, no, yung mga marketers, ay nagfe-fail. Dahil ang ginagawa nila, nagbabara-bara na lang sila. Wala silang sinusunod na specific blueprint. Okay? And number three ay tools. Sa pagpapatayo ng bahay, kailangan mo ng tools. Kailangan mo ng martilyo, kailangan mo ng pala, no? Kailangan mo ng mga materyales. Kailangan mo ng hollow blocks, ng yero, ng tiles, etc. Sa business natin, kailangan gumamit tayo ng mga smart tools. No? Yun yung makakatulong sa atin para mas mapadali nating mag-build yung ating internet business. Okay? And pang-apat ay yung strategy. Kapag alam mo na yung tools mo, ang tanong, paano mo gagamitin yung mga tools na yon? Ikaw ba yung mismo magpupukpok ng martilyo? Ikaw ba yung mismo magpapala? O mag-hire ka ng mga tauhan para tulungan kang i-build yung nai-envision mo na bahay? Sa ganun din, sa business mo, ano yung strategy na gagawin mo? And in our business, strategy is everything. Strategy is everything. Kapag wala kang strategy, nagbabara-bara ka lang din. Parang mga unsuccessful at nagfe-fail ng marketers. Right? And last but not least, ay yung action. Kapag alam mo na lahat, kapag alam mo na yung strategy, yung tools, yung master plan, pati yung vision, ang tanong, anong klaseng action yung gagawin mo? Magte-take ka ba kagad ng massive na action? Magiging consistent ka ba sa pag-take ng action para mapatayo yung bahay mo? O ipagpapabukas mo pa? E ganun din sa business natin. Anong action, anong klaseng action yung gagawin mo? No? Magte-take ka ba ng consistent, massive action para mapatayo mo yung nai-envision mo na result? Para makuha mo na nai-envision mo na resulta? Okay, so ito yung 5 steps na kailangan mo para magkaroon ng very successful na internet business na kumikita ng malaking income sa internet. Ngayon, itong number one, itong vision, ikaw bahala dyan. Ikaw bahala kung magkano yung gusto mong kitain sa business mo. Ikaw bahala kung gusto mong kumita ng 50,000. It's totally up to you. Alright? Pero itong master plan at itong tools, yan yung pag magiging focus natin. Yan yung pag-uusapan natin dito sa video number one. Alright? And itong strategy part, pag-uusapan natin yan sa video number 2. At yung last but not least, yung action, no? Sa video number 3 natin yung pag-uusapan. Pagdating ng video number 3, doon ka na makakagawa ng action. So ngayon, mag-proceed tayo sa master plan. Para sa ating master plan, no, dito sa ating millionaire master plan, may 3 bagay tayo na kailangan. 3 P. Ano yan? People, product, and presentation. So ano ba yung mga yan? Unang-una, sa iyong business, kailangan mo ng mga people o mga prospect, mga tao na makakakita ng iyong business, mga tao na makakakita ng iyong products. Alright? And pangalawa, syempre, no? Kailangan mo ng product na may offer at maibibenta, no, dito sa mga magiging prospect mo na to. And last, ay presentation. Kailangan may strategy ka kung paano mo ipepresent itong mga product mo dito sa mga tao na to. Alright? First question na sasagutin natin in this master plan ay kung paano ba nating magagawa na maraming tao yung makakita sa ating business. E paano ba natin magagawa na magkaroon ng maraming very interested na mga prospects? Okay, para masagot natin yon, tatanungin muna kita. Okay? Facebook. Tingin mo, bakit napakaraming na-addict at tumatambay sa Facebook? Bakit bilyon, no? Bilyon yung mga taong nasa loob ng Facebook? Bakit araw-araw, no, milyon-milyon tayong nagla-login ng sabay-sabay sa Facebook? Okay? Yung iba ang sasagot at sasabihin ay, ah, kasi yung mga friends ko nagpo-post dyan. Ah, gusto ko kasing nanonood ng mga videos na pinapost dyan. Ah, gusto ko kasing nagla-like, nagko-comment ng mga pictures, no, etc. Napakaraming sagot. Pero ang simple answer ay content. Content. Yung mga videos na yan, yung mga pictures na yan, yan ay mga content. And people loves content. Ang reason kung bakit maraming tao na nasa Facebook ay dahil people love consuming content. We love consuming content. We love watching videos. We love
reading posts, we love looking at pictures, no? So content. Okay? Imaginein mo, paano kaya kung walang content sa Facebook? Tingin mo may magla-login pa diyan? No? Tingin mo may mga magpupunta pa diyan? Wala na. Okay? So content ang reason kung bakit napakaraming tao ang naa-attract kay Facebook. So gagamitin din natin 'yon. No, sa kaya isa sa mga gagawin natin, no, isang part ng ating master plan para makapag-attract ng maraming prospect ay yung tinatawag na content marketing. Gagamit tayo ng mga content para makapag-attract ng maraming prospect, para makapag-attract ng maraming tao sa ating business. Anong klaseng content? Klase ng content ay posts, articles, videos, pictures, etc. Any type of content. Okay? So, paano mangyayari yan? Paano yan mag-work? Ganito yan. Imaginein mo, ito yung iyong business, no? Sabi natin, ito yung business mo, your biz. Okay? Sa una, wala pang nakakaalam niyan, no? Alone pa yan. Wala pang tao na nai-introduce dyan at wala pang tao na nakakaalam ng products at ng business mo. Okay? Pero kapag nagsimula kang mag-publish ng content, no? Mag-publish ng mga posts, ng mga videos, sa, for example, sa Facebook, ang mangyayari, magsisimulang magkaroon ng mga tao na magiging aware about sa business mo. Magkakaroon ng awareness tungkol dun sa product mo. Magsisimulang magkaroon ng mga taong makakakilala dun sa iyong business, dun sa iyong mga products. Alright? Ganun din. For example, nagpa-publish ka ng content sa YouTube. No? Pag nag-publish ka ng video, content, right? Ganun din. Magkakaroon ng awareness, makikilala yung business mo. Right? Ganun din sa mga other social media, for example, Twitter, no? Every time na mag-tweet ka, which is content, mga tao may introduce sa'yo. They will start to know your business and your product, no? Ganun din sa SEO, etc. Once every time na magpa-publish ka ng content, right? People will start to discover to your business and your product. Okay? So, ngayon, ano naman ang next na gagawin natin para itong product natin ay ma-push natin dito sa mga tao na to? Dito sa mga tao na nai-introduce sa business mo. Okay? Para masagot natin yung question na yon, kailangan mo munang maunawaan na selling your product or internet business ay katulad ng panliligaw, ng pakikipag-date. So imagine, babae ka. Sabi natin babae ka, tapos naglalakad ka isang araw sa isang sidewalk. Naglalakad ka, and then bigla kang may nakasalubong na lalaki. Itong lalaki na to, huminto sa harapan mo. Okay? Itong lalaki na to, first time mo pa lang siya nakita, hindi mo alam mo yung pangalan niya, at hindi mo alam kung sino siya. Okay? Tapos, ang ginawa nitong lalaki na to, kinausap ka at tinanong ka. Ang sabi niya sa'yo, will you marry me? So, ang tanong, mag-isa-say yes ka ba? Sasabihin mo ba, yes, I do? Siyempre, hindi. Na bakit? Kasi, first time mo pa lang siya nakilala, hindi mo pa siya kilala. Wala kang idea kung sino siya. Okay? So, sa business natin, kung first time ka pa lang makikita ng mga prospect mo, kung first time ka pa lang makikita ng mga tao, don't expect na mag-say yes na din sila kagad sa'yo. Don't expect na bibili kagad sila sa'yo. Okay? Bakit? Dahil kailangan mo munang manligaw. No, kailangan mo munang ipakilala yung sarili mo. Kailangan mo munang patunayan na you are worth it. No? So, anong gagawin mo? Kailangan multiple na beses na ma-expose sila sa iyong business. Kailangan magawa mo na maraming beses nilang makita, no? At makilala ang iyong business at ang iyong product. So, paano natin gagawin yun? Gagawin natin yan sa ganitong paraan. By capturing these people. Capturing. Ano ibig sabihin yan? Basically, capturing is capturing their contact information. Capturing their email address. Capturing their cell phone number. Eh, kasi kapag nagawa mo yon, kapag nagawa mong na-capture yung kanilang contact information, ang magagawa mo ay mafa-follow up mo sa sila. Na mafa-follow up mo sila. Magagawa mong ma-reintroduce sila about sa business mo at about sa product mo. So, paano natin gagawin yun? Paano natin makukuha at ma-capture yung kanilang contact information? We'll do that by list building.
Okay, we'll do that by list building. Ito ha, alam mo ba na 80% ng lahat ng sales na nangyayari ay nangyayari sa pang-5th at sa pang-12th na exposure sa business. So, napaka-importante na ma-expose mo sila sa business mo multiple times. Alright? And kapag nakuha mo nga yung information nila, yung contact information nila, magagawa mo, mapapabalik mo sila sa website mo, marireintroduce mo sila sa products at sa business mo. So, okay? So, makikilala ka na nila ng mas maigi. Makikilala ka na nila ng mas lubusan. Right? And ito, tandaan mo to, no? Fitful. Fitful. Ano ibig sabihin yung fitful? Fitful. Okay? F-I-I-T-F-U. Okay? Fortune is in the follow-up. Napaka-importante na ma-follow up mo yung mga prospect mo. At hindi mo magagawa silang ma-follow up pag hindi mo na-capture yung kanilang mga contact information. And we will do that by doing this part of our master plan, which is list building. Mamaya, mas pag-uusapan natin yan na mas malinaw. Alright? And last but not least, paano mo naman mapapresent yung iyong mga products, no? Yung iyong business, yung iyong offer, yung iyong service. Right? Ito, tanong ko sa'yo. Tingin mo, pag nagkasabay-sabay itong mga inquiries, itong mga prospects, okay, tingin mo, pag nagkasabay-sabay yan sa loob ng isang araw, tanong ko sa'yo, magagawa mo pa kayang ma-assist, magagawa mo pa kayang ma-handle yung mga yan pag nagkasabay-sabay lahat yung mga yan? Sabihin natin 1,000 yan. Most likely, hindi na. Most likely, hindi mo na siya ma-assist, sila ma-assist ng mano-mano o ng mag-isa lang. So, anong kailangan natin gawin? Anong kailangan natin gawin para kahit madami silang nagpunta ng sabay-sabay sa business mo, ay ma-present mo pa rin sa kanila ng maayos, ng malinaw yung business mo. Gagawin natin yon by incorporating an automation. Okay? Automated selling. Okay? Automated selling. So, paano natin gagawin yan? Pagpasok nila dito, no? Kailangan meron kang system na ginagamit at yung system na yon, yun yung nagpe-present, yun yung nagde-demo, at yun yung nag-e-explain ng product at ng business mo dito sa mga maraming tao na to. Alright? So, yan yung tatlo na part ng ating Millionaire Master Plan. Ngayon, kung ang question mo ay, ano yung mga tools na gagamitin natin para ma-deploy at para magawa natin yung content marketing, para magawa natin yung list building at yung automated selling, para magawa mo na makakuha ng maraming tao, no? Makapag-attract ng maraming prospect, ma-push yung product mo sa mga prospect na yon at para ma-present mo yung mga products mo sa iyong mga tao. Okay, unang-una, for content marketing, you will use blog. For list building, you will use capture page. And for automated selling, you will use sales funnel. Ngayon, kung ngayon mo pa lang, no, ngayon mo pa lang narinig yung mga buzzword na yan, huwag kang mag-alala dahil napakasimple lang yan. Actually, yan yung gusto kong ipakita ngayon dito sa laptop, dito sa Mac. Okay, so ngayon, let's go. Papakita ko sa iyo kung ano ba yung mga yan. Paano kanyan matutulungan, no, para kumita ng malaki sa business mo. Ito yung example ng blog, no? At ito yung tool na gagamitin mo para ma-apply yung content marketing. Ito yung gagamitin mo para makapag-publish ng content sa internet at para makapag-attract ng maraming prospects online. Okay, ito naman, ito yung example ng capture page. At ito yung tool na gagamitin mo para makapag-capture, makapag-collect ng mga contact information ng mga prospect mo para magawa mo silang ma-follow up. Right? At ito yung isang example ng sales funnel. Ito yung sales funnel na ginagamit namin sa aming team para i-automate yung aming business, para i-automate yung income producing at yung selling ng aming business. Right? Ngayon, kung ang tanong na nasa isip mo ay, baka mahirap gumawa niyan, hindi pa naman ako techie. O kaya naman kung ang tanong mo ay, baka mahal magpagawa niyang mga premium business tools na yan. No, kung yun ang mga question na tumatakbo sa isip mo ngayon, ang sagot ay yes. No? Yes. Dahil ako, personally, it took me 6 months para magawa yung first sales funnel ko.
And nag-research din ako sa Google, gagastos ka ng 50,000 pesos. Yung iba, ang sisingilin nila sa iyo ay 75,000. Yung iba, umaabot pa ng 100,000 pesos para lang makagawa ka ng simpleng business website, no? So, mahirap talaga siyang gawin at medyo may kamahalan siya. Pero what if merong ready-to-use na mga tools na pwede mong gamitin ngayon mismo, okay, para magawa mong ma-implement yung mga millionaire master plan method na pinakita ko sa iyo kanina? What if merong mga ready-to-use na mga tools na pwede mong i-leverage at pwede mong gamitin kaagad? At ang maganda, sobrang dali niyang gamitin. Within 5 to 10 minutes, magagawa mo kaagad makapag-publish ng content. Magagawa mo kaagad makapag-list building. At magagawa mo kaagad kumita ng pera sa internet. Right? And what if itong mga ready-to-use na tools na to ay sobrang affordable? At kapresyo lang siya ng araw-araw na merienda mo. Yun yung importanteng part ng video na to. Okay? Dahil merong ganung mga existing na tools. Okay, merong ganung solution na available para sa iyo. Yun yung gusto kong ipakita ngayon in this video, right? Ito yung isa sa mga tool na pwede mong gamitin. This is a blogging software called Impact Instrument. And napakasimple niyang gamitin. You simply create an account. Tapos pwede kang pumili sa premium themes na para ma-customize mo yung itsura ng blog mo. And then after that, pwede ka na kagad makapagsimulang makapag-publish ng content sa internet at para makapag-attract ng mga prospect para sa business mo. And ito naman, ito yung isang tool na pwede mong gamitin. Ang pangalan nito ay Rocket Pages. Kaya ganun din siya. Simple. Napakasimpleng gamitin. You simply create an account. Tapos pwede ka na makapili sa mga dozens of beautiful templates. And pwede mo rin silang i-customize. Pagkatapos nun, pwede ka na kagad makapag-list building. Pwede ka na kagad makapag-capture ng mga contact information ng mga tao. And last but not least, ito yung aming sales funnel. Ito yung magagamit mo para i-automate ang iyong sales. And ganun din, once makapag-create ka ng account dito sa sales funnel na to, magamit mo na kagad siya para kumita sa internet. Magamit mo na kagad siya to make money online. Right? And nung naalala ko yung mga struggles at yung mga failure ko noon, na-realize ko na ang isang major factor, no, isang major reason kung bakit ako nag-fail ay dahil wala akong mga strategy, wala akong ginagamit na master plan, at wala akong ginagamit ng mga tools noon sa business ko. Okay? Parang ganito yan eh. Imaginin mo, isa kang sundalo. Isa kang sundalo, tapos sasabak kayo sa gera. Okay, sasabak kayo sa gera nang wala kang plano, wala kang sapat na training, at wala kang tools, no? Wala kang mga sandata na dala. Ano sa tingin mo mangyayari sa'yo? Talagang mamamatay ka. At yun yung nangyayari ngayon sa maraming internet entrepreneurs. Yun yung mga nangyayari sa maraming marketers ngayon. Sumusugod sila sa gera nang walang strategy, walang tools, at walang plano. Okay? Ngayon, kung gusto mong malaman o kung interesado kang malaman kung paano ka magkakaroon ng access o kung paano ka magkakaroon ng account, paano ka makakapag-create ng account dito sa mga tools na pinakita ko sa'yo, make sure na panoorin mo yung mga susunod nating video. Make sure na panoorin mo yung video number 2
at yung ating video number 3. Dahil dun ko papakita sa iyo, okay, kung paano ka makakapag-access, paano ka magkakaroon ng access dito sa mga tools na to. And sa next video, pag-uusapan din natin yung strategy. No, yung strategy kung paano gagamitin itong mga tools na to para magkaroon ng successful na internet business. And ang pinaka-exciting na part dun sa next video, dun mo rin malalaman yung brand new reward plan na makakatulong sa'yo para kitain mo yung iyong first 200,000 pesos income and then yung iyong first 2 million income. So napaka-exciting yan. Make sure na manood ka at abangan mo yung ating mga susunod na video. Okay? So ngayon, ang gusto kong gawin mo ngayon ay i-like mo itong page na to at sabihin mo sa comment box sa baba kung ano yung pinaka nagustuhan mo. Mag-comment ka sa baba ng video na to, sabihin mo kung ano yung pinaka nagustuhan mo sa mga natutunan mo. And kung may question ka, no, feel free na mag-post ka ng tanong mo. Pag nabasa ko yung question mo, I will try my best na sagutin yan. Alright? So gawin mo yon and magkita tayo sa next video.